Magandang umaga po sa inyong lahat, mga cubers, mga kababayan. Magandang umaga. Ngayon po eh bubuo po tayo ng mirror cubes. Ang gamit po ngayon ay silver. Umpisan po natin. Sa pagbuo ng mirror cubes, ang aking inuuna ay yung maninipis. Umpisan natin sa manipis. Ito, may isa dito. Ayan. Hindi siya pumasok. Ito, pumantay. Ang binabasayan ko dito, dapat pantay siya, pumantay. Ayan. Papantay nyo lang dito sa pinaka-base niya. Ayan. Iikot natin to. Ayan, yun. Tumugma. Tumugma siya. Kasi yun lang ang nagiging basihan dito. Kasi nga, wala po siyang kulay eh. Mahirap gawin kung hindi mo madidistinguish. Ayan, pantay siya. Tapos manipis. Kaya yung isa pa. Ayan. Ayan, may cross na tayo. Kailangan na lang natin yung pairing nito. Sa pagkuha ng pairing, kumuha ito, pair na, yung una. Ayan. Pair na. Tsaka itong kabila. Gagawin natin, para ma-pair natin yan, yung na-pair natin dito sa cross, na dalawa, pair, yung hindi, ilalagay natin sa ilalim. Ito yon. Lagay natin to sa ilalim. Tapos, kumuha itong side na to, buo na, di ito na lang ang pagpipilian natin na pepper dun sa inilalim natin. Ayan. Ipipihit nga natin sa kanya. Ayan o. Ayan, pumantay siya. Kaya, pagka pumantay na ganyan, kita nyo, iaangat naman natin to. Ayan. Ayan o. Pair na siya o. Pati yung center niya. Ito namang nasa ilalim, ipipihit naman natin dun sa hindi napantay. Ayan. Ayan. Dun talaga siya. Tapos, saka natin lalagay sa itaas. Ayan. Ayan, buo na. Mayroon na tayong cross. Yan lang ang madali-daling paraan eh. Unahin natin yung manipis. Tsaka bago nyo nga pala guluhin yung mirror cubes nyo, pag-aralan nyo muna yung mga hugis nya. Kasi nga, mayroon dyang manipis, medyo manipis, tsaka yung pinaka-malaki o pinaka-makapal. Basihan nyo ngayon yun, ikot nyo ng ikot yung cube nyo. Ayan, ganyan. Nung hindi pa na mimix ha. Para malaman nyo yung hugis ng bawat layer. Kaya ngayon, punta na tayo sa corners. Ito, nakita ko may manipis dito. Yung pinakamaliit, dito yon. Ito siya. Sa pinakamaliit, ang ginagawa ko, yung kamukha lang din ng 3x3. Dahil ang pagbuo ng mirror cubes ay parang 3x3 na ganito. Na ordinary. Ang kaibahan lang, ito may kulay, ito wala. Yan lang. Kaya, ito nakita ko yung maliit. Hindi pa yata. Ito pala ito. Ito yung pinakamaliit. Ito. Ayan. Pwedeng tinapat nyong ganyan. Pwede natin itaas. Ayan. Ayan o. Pumantay siya o. Iiwas nyo ngayon. Pakaliwa. Ayan. Tsaka natin babalik to. Para bumalik yung cross natin.
yun namang tinanggal natin, tinapat nating manipis na yan, ibabalik din natin. Ito siya. Ayan. Okay na, mayroon na tayong isang corners. Yun namang isa, ito. Yung medyo malaki doon. Ayan. Iba-iba nga lang style ang aking ginagawa dito para mabuo ko yung corners ng itaas. Kasi nalilito pa rin ako dito sa kulay. Wala nga eh. Walang kulay, walang basehan eh. Ang basehan ko nga lang, manipis. Ayan. Taas natin to. Ayan. Ayan, pantay na siya oh. Tsaka, nakita nyo, manipis. Pagka naiakit nyo na, iiwas nyo lang ganun. Yung binaba natin, itataas uli. Ayan. Para bumalik yung center niya dito. Tsaka ibabalik natin to. Ayan. Doon naman tayo sa kabila. Eto. Maliit to. Okay. Dito natin siya itapat. Itong bandang kaliwa. Ayan. Taas natin to. Ganun din. Tapos iiwas natin. Ibababa ito. Ayan. Saka natin babalik to. Yung F-prime. Ganun. Ayan. Di isa na lang kulang natin. No? Hanapin natin yung maliit. Ito. Dito sa kabila. Ito. Ayan. Ayan o. Manipis. Ito yun. Lalagay natin siya dito. Tignan natin kung pwede. Ayan. Pwede. Ayan o. Kumaman siya. Tignan nyo. Pantay. Kaya iiwas naman natin siya pa ganun. Ito, babalik natin itong side na to. Ayan. Tapos, saka natin ibabalik ito. Ayan. Meron na tayong first layer. Ngayon, pagka nabuo na natin to, lagay uli natin to sa ilalim. Ayan. Tignan natin lahat ang nasa ibabaw ng corners nito. Kung ano-ano ang pwede natin kuhanin. Ito, isang basehan ko rin. Pantay siya dito, itong maliit na to. Kaya, ito, dito siya, sa pwesto ng kaliwa. Yung edges niya dito. Ngayon, pag dyan siya, iiwas natin to sa kanan, papuntang kanan. Yan. Ito siya ngayon. Tataas natin to. Ayan. Tapos ibabalik natin parang 3x3 na ginawa ko kanina. Ayan. Dapat pantay siya, di ba? Kaya ito, pag binalik natin siya sa original niyang posisyon, ayan. Pantay siya. Ayan. Kung mga dito natin siya lalagay, diyan natin lagay ngayon. Hindi katulad kanina, iniiwas natin, di ba? Ngayon, dyan siya. Tsaka nyo iikot itong ganun. Kaya pag binalik natin to, meron tayong buong edge. Yan. Hanap ulit tayo dito. Ito, may maliit dito. Lagay natin dun sa maliit. Pagka iniikot nyo to, kung alin yung pumantay, tignan nyo kung saan siya naaangkop o na kumbaga yung lugar niya kung saan siya. Ayan. Ayan, tulad nyan. Nag-ano na. Nag-match na siya sa ano niya. Kumbaga pantay siya. Tignan nyo kung alin dun ang tatanggalin. Kaya ito yung maliit eh. Kaya dito siya. Kaya iiwas natin siya papuntang kanan. Ayan.
Tapos itataas natin tong kaliwa. Yan. Pag naitaas na natin, ibabalik natin to. Yung edges dapat pumantay dito. Para pagbalik nito, itong kaliwa, ibababa natin. Ibabalik natin siya sa original position nito. Makikita nyo ngayon, ito, match na. Ayan, nalagay naman natin dito sa kaliwa. Ipipihit natin siya doon, papuntang kaliwa. Tapos itong harap, ipipihit natin pa kanan. Ayan. Tsaka natin i-align itong binuo natin ano, edge na hinahanap natin para makumpleto. Tapos babalik na natin para makumpleto na yung dalawang corners natin. Ayan, may dalawa na tayo. Yung dito naman, ikutin lang natin yung cube. Ito, pantay siya. Tapos binabasihan ko rin yung magmula din sa manipis na re, kumbaga yung boundary niya pantay. Kaya so pwedeng dito siya. Tignan natin. Dito ako natatagalan eh, kasi nalilito ako sa kulay niya. Ito yung isa. Kaya ito, ito yung malaki. Kasi medyo maliit rin oh, tingnan nyo. Ito. Kumpara nyo dito, malaki. Dito siya. Yan. Ikot natin sa kanan. Taas natin tong kaliwa. Saka natin ibabalik. Yan. Pantay uli siya dito, ang gitna. Saka natin ibababa ito. Ayun. Ah, nga pala, pag nagbabalik kayo dito sa kaliwa o sa kanan, pagbalik nun, ito, match. Makikita nyo, match. Dahil wala siyang, ano eh, hindi kamukha nito, di ba, may lagpas. Ano siya, kumbaga makinis. Oh. Pantay. Dito natin siya lalagay, kaya iwas natin uli dyan. Ganyan sa kaliwa. Iikot naman natin to. Yan. Saka natin ibabalik. Ayun o. Susundan nyo ba? Ayan, babalik na natin to sa original niyang posisyon. Yan. Kulang na lang tayo ng isa. Eh, yung isa na yon, hanapin natin ngayon. Pag halimbawa eh, hanap kayo ng hanap, tulad dito pumantay, eh masyadong malaki to para dito eh. Ibig sabihin, wala dito sa taas. Eto siya. Nakaipit siya. Ngayon, yung ganyang sitwasyon, paano natin matatanggal to ng hindi magugulo tong tatlo na to, tong tatlong kinuha natin. Iangat nyo lang to ng kaliwa, tapos iiwas natin ganon. Eto na siya, di ba? Tapos ibabalik uli natin siya sa posisyon. Pag nabalik na natin sa posisyon niya, tingnan nyo to, okay na. Ilalagay naman natin to papaganon, ikuti natin ganon. Yan. Tsaka natin itataas tong harap. Ayan. Tsaka natin ibabalik. Ayun, natanggal na natin yung kailangan natin. Ayan. Kaya bumalik uli siya sa original niyang position. Ngayon, yung tinanggal natin, hahanapin natin yon. Kaya ito siya, oh. Ayan. Eh, alam na natin siya eh doon. Kaya, lalagyan natin siya sa kanan.
tataas natin to. Tapos ito iikot natin gano'n, ibabalik natin sa yung katugman yung ano, center, yung center dito sa second layer. Tsaka natin babalik to pababa. Ayan. Nakita nyo, pumantay, no? Sabihin, yun talaga siya. Tapos, iiwas natin ngayon siya, papunta dyan. Ito yung harap. Ikaganyan nyo lang. Ayan. Tsaka nyo ngayon, i-align ito. Ayan. Ibalik na natin to sa original niyang pwesto. Ayan, nakita nyo, oh, meron na tayong second layer. Buo na ang first at second natin. Ngayon naman, dito tayo sa last layer. Ito, may cross na tayo. Tignan muna natin. Sa cross, ikot nyo muna ng ikot ang cube, ang itaas. Ang purpose niya, naghahanap tayo ng edges na kahit dalawa lang, dalawa na magkasukat dito. Yung pair siya kung tawagin. Ayan, tulad niyan, itong dalawa pair. Etong isa, hindi, lagpas siya din niya, oh. Lagpas. Ito naman, kulang naman siya, hindi sa gusto. Hindi, halimbawa, nakakita na kayo ng pair na ganyan. Isa sa kanan, isa sa taas. Yung ganyang posisyon, hawakan nyo lang ganyan at gawin niyo ang gawin natin itong algorithm na to. R U, nabalik natin to, R prime U, taas natin ulit to, R, ayan, U2, tapos balik R prime, tapos U. Ayan. O, ngayon, ang lumabas, pantay na lahat yung edge niya dito sa bawat center ng second layer. Ayan, o, pantay na. Ngayon, pag nangyari na yan, ang problema na lang natin, itong corners. Itong apat na corners. Sa apat na corners na yan, hahanap lang tayo ng isang buo at ilalagay natin dito sa bandang kanan. Hanapin natin. Ito, malaki. Mukhang ito yung isa. Kasi ito, dito yata ito. Eh. Tignan nyo. Ito yung pinakamalaki. Eh. Tignan nyo sa itsura. Pinakamalaki kaysa dito, di ba? Ito yung maliit. Ayan. Tapos, ang pinakamaliit naman, dapat nandito. Susunod ito. Tapos, ito. O, yun nga. Ito, dun mapupunta. Ito, dito. Kaya, ang ikot pa pa ganun. Kaya, alagay lang natin to dito. Sa bandang kanan, ibaba. Sundan nyo lang ako. U, R, U prime, L prime, U, R prime, U prime, tapos L. Ngayon, checkin natin kung tama, kung tumugma. Hindi pa, kasi ito yung pangalawang malaki, dapat dinis siya eh. Ito naman, dapat dito. Ito, doon.
Kaya isa pa sa pauli. You, ganun ulit yung algorithms na yun. R, U prime, L prime, U, R prime, U prime, tsaka L. Check ulit natin kung tumugma na lahat. Ayan. Ala, palagay ko tumugma na. Tama na. Tumama na ang ano natin. Ngayon, pag tumugma ng ganyan, ang gagamitin lang natin, sundin nyo lang ako, R prime, D prime, R, D. Ulit ulit, R prime, D prime, R, D. Ayan po, tumama na yung isa natin, ikutuloy natin pa pa ganun. Continuous lang po yon. R prime, D prime, R, D. 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 Ayan po, tumama na yung isa natin. Kaya ikot uli natin. Ganun uli. R prime, D prime, R, D. R prime, D prime, R, D. Ayan, tumama na yung isa uli natin. Ikot uli natin yung itaas. Ganun uli. Last na to. R prime, D prime, R, D. 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 Ayan po. Nagawa na natin. Iikat na lang natin sa kanya-kanyang face. Ayan po. Gawa na ang mirror cubes natin. Sana natutunan nyo. Tingin ko naman matutunan nyo. Tsaga-tsaga lang dahil ito talagang kita nyo naman . Walang kulay. Ayan, yan lang binasihan ko. Tignan nyo, manipis dito. Medyo makapal at makapal. Ayan. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyong bago nyo guluhin. Tignan nyo muna mabuti. Sana yung nagustuhan nyo. Maraming pong salamat. God bless.